Yes, narito na nga po muli ang continuation ng pagbibigay ng cash cards para sa ating mga senior citizen ngayon pong araw, Lunes, December 28, 2020. At ang mga barangay na naka-schedule po ngayon ay ang mga barangay Kalawaan, Pineda at Palatiw. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel. And for our today's video, narito na nga po muli ang pinakabagong balita dito po sa Pasig City na may kinalaman pa rin sa distribution ng cash cards para sa ating mga senior citizen. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Yes, narito na nga po muli ang continuation ng pagbibigay ng cash cards para sa ating mga senior citizen ngayon pong araw, Lunes, December 28, 2020. At ang mga barangay na naka-schedule po ngayon ay ang mga barangay Kalawaan, Pineda at Palatiw. Tara na at magtungo po tayo sa Barangay Kalawaan. Ang venue po na pupuntahan ng ating mga senior citizen ay ang Landmark Pasig City Hall Branch, second floor, Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City. At ang oras po na pupuntahan ninyo ay ang oras na 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. Subalit, ang mga apelido lamang po na pupunta ng 3 o'clock p.m. at 4 o'clock p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter L. Muli, ang branch po na pupuntahan ninyong landmark ay ang Pasig City Hall Branch. Second floor po ito, Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City. At magtungo naman po tayo sa mga letter M. Ganun din po sa mga apelido po na nagsisimula sa letter M, kayo po ay pupunta ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ang branch din po na pupuntahanin nyo ay ang Pasig City Hall Branch. Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City. So alam niyo naman po yun, second floor lang po yun sa Pasig City Hall. And then, punta naman po tayo sa Barangay Pineda. Ito po ay yung mga unclaimed cash cards na maaari nyo rin pong makuha ngayong araw. So ang landmark venue po na pupuntahan ninyo ay ang Landmark DCES Branch, Mabini Building, DepEd Compound, Meralco Avenue o Rambo, Pasig City. Muli, ang branch po na pupuntahan ninyo ay ang DCES Branch, Mabini Building, DepEd Compound, Meralco Avenue o Rambo, Pasig City. At ang mga apelido po na pupunta sa ganap na 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter A hanggang letter F. At ang mga apelido naman po na pupunta sa branch na yon ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter G hanggang letter M. Muli po, sa Barangay Pineda po, ito po yung unclaimed cash cards na pwede nyo pong makuha ngayon pong araw. Ulitin ko po, ang branch po na pupuntahan ninyo ay ang DCES Branch, Mabini Building, DepEd Compound, Meralco Avenue, Rambo, Pasig City. Nagtungo naman po tayo sa Barangay Palatiw at ang branch po na pupuntahan ninyo ay ang Landbank C. Raymundo Branch, Isolen Building, F. Legazpi Street, Corner C. Raymundo Avenue, May Bunga, Pasig City. Muli po, ang branch po na pupuntahan ninyo ay ang C. Raymundo Branch, Isolen Building, F. Legazpi Street, Corner C. Raymundo Avenue, May Bunga, Pasig City. At ang mga apelido po na pupunta ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ay ang apelidong nagsisimula sa letter P hanggang letter Q. At ganun din naman po, ang mga apelidong pupunta ng 4 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter R. O muli po, ang pupunta lamang po na apelido o mga senior citizen sa ganap ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon ay ang mga apelidong nagsisimula sa letter R. Kung wala nga po ang inyong pangalan, ay huwag po kayong mag-alala dahil meron pa pong second batch ng distribution. Maglalabas po ng listahan ang Facebook page ng Pasig PIO. At magkakaroon ng anunsyo kung kailan nyo po ito makukuha. Ulitin po natin, kapag wala po ang inyong mga pangalan dito, huwag po kayong mag-alala dahil sa mga susunod na araw naman daw po, ay magpo-post po muli ang Pasig City Public Information Office, PIO,
ng second batch kung kailan nyo po pwedeng makuha ang inyong mga cash cards. Muli po, pinapaalalahanan po natin ng ating mga senior citizen na ngayon lang naman po ito, medyo mahihirapan tayo ng konti dahil sinisimulan na nga po natin yung pagbibigay ng cash card sa inyong lahat dahil sa mga susunod na araw o sa mga susunod na taon, mas mapapadali na po yung pagbibigay po sa inyo ng mga benefits at ng mga financial support na pwede nyo pong makuha sa ating Pasig LGU. Narito po ang inyong mga dapat tandaan at dalhin kapag kayo po ay mag-claim ng inyong cash card. Una, hanapin ang pangalan sa listahan, naka-alphabetical po ito, kada barangay. Pangalawa, pumunta sa itinakdang schedule at venue para makapag-claim ng cash cards. Ang cash cards pa lamang po ito na may Pasig Pass QR code. Number 3, magdala po ng isang valid ID or valid government-issued ID or pwede rin naman po ang inyong OSCA ID. Number 4, prioridad ang mga may kakayahan na personal na makapag-claim ng inyong mga cash cards. Number 5, ito po ang mga importanteng dapat ninyong tandaan. Dito sa number 5, pinapayagan na po ang pagkuha ng cash card sa pamamagitan ng authorized representative. Ihanda lamang po ang mga sumusunod na requirements. Number 1, original na photocopy ng authorized representative. Number 2, original at photocopy ID ng senior citizen. Number 3, authorization letter na pirmado ng senior citizen. Number 4, litrato ng senior citizen na may hawak ng dyaryo na may petsa sa araw ng kuhaan ng cash cards. Maaari rin ikumpirma ng land bank ang kalagayan ng senior citizen sa pamamagitan ng video call o ng phone call. So halimbawa po, ako po ay apo ng aking lola. So dahil ako po yung authorized representative ng aking lola, pagpunta ko po doon tapos tinanong po ako ng land bank representative, pwede ko pong ipakausap yung aking lola doon sa mismong land bank teller or sa representative po ng land bank na sir or ma'am, ito po yung aking video call ng aking lola na hindi po siya makakarating ngayong araw dahil siya po ay bedridden, so hindi niya na po kayang maglakad dito kasi may mga senior citizen pa rin naman tayo na kaya pang maglakad na pwedeng makapunta pa doon sa venue. So pag pinakita niyo po yun doon sa mga land bank teller o sa mga land bank representative, mas maiintindihan po nila na kailangan nga talaga ng isang representative ng senior citizen yun sa pagkuha ng kanilang cash card. So, ngayon lang naman po ito mahirap. Sinasabi ko nga po nito sa aking mga previous vlog, di ba? About dito sa pagkuha ng cash card. Ngayon lang tayo mahihirapan, pero in the long run, mararamdaman na po natin yung kaginhawaan ng pagkakaroon natin ng cash cards. Okay? Sa number 6 na po tayo, para sa mga hindi nakapag-claim sa nakatakdang schedule, magpo-post po ulit ng karagdagang detalye kung paano at saan ito makukuha ang inyong cash cards. Muli, manatili po kayong nakatutok sa Facebook page ng PIO dahil dito po ay pinopost ang listahan ng pangalan, schedule at venue para sa first batch ng distribution ng cash card. Simula po ito or nagsimula po ito noong December 12 at matatapos po ito hanggang December 20, 2020. Kung wala pa po ang inyong pangalan sa listahan, ay may second batch pa po ang pamimigay ng distribution at maglalabas ulit ng listahan ang Pasig PIO. Okay, ito po ang tanging naming paalala. Kung wala nga po ang inyong pangalan, ay huwag po kayong mag-alala dahil meron pa pong second batch ng distribution. Maglalabas po ng listahan ang Facebook page ng Pasig PIO at magkakaroon ng anunsyo kung kailan nyo po ito makukuha. Muli kayo po ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!